Hello, I'm OKSFT. Today is Monday, July 5, 2021, and here are the news you need to know. Inireklamo ang isang barangay kagawad sa San Jose del Monte, Bulacan, matapos sumunong saktan ang isang menor de edad na lumabag sa curfew. Sa cellphone video na ito, makikita ang 15 taong gulang na binatilyo na takot at umiiyak habang inaambahan ng suntok sa loob ng barangay hall sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa kuha naman ng CCTV, makikita ang ipinasok sa isang kwarto ang binatilyo. Matapos ang ilang minuto, lumabas sila na hawak sa buhok ng kagawad ang binatilyo. Isang lalaki ang nakitang sumuntok sa tagiliran ng biktima. Itinanggi naman ng kagawad na kinilalang si Michael Shaw ang paratang. Aniya, tinatakot lamang niya ang binatilyo. Makailang ulit na raw kasi itong lumabag sa curfew kasama ang iba pa nitong kaibigan, pero desididong magsampa ng kaso ang kaanak ng menor de edad. Mahigpit na ipinatutupad ang lockdown sa 7-kilometer danger zone sa palibot ng Taal Volcano. Kabilang rito ang 5 barangay sa mga bayan ng Laurel at Agoncillo sa Batangas. Bawal muna ang kahit anong human activity sa loob ng 7-kilometer danger zone. Pwede po kayong pumunta sa ating mga evacuation centers. Nasa 90% na ng mga residente sa 5 barangay ang nailikas at dinala sa iba't ibang evacuation site. Sa ngayon ay nasa alert level 3 pa rin ang Taal Volcano. Kahapon na itala ang pinakamataas na sulfur dioxide emission mula sa bulkan. Nagbabala ang FIVOX na posibleng maulit anumang oras ang Phreato magmatic eruption na nangyari noong July 1. Mas maluwag na ang health protocol at mas malaya ang pagbiyahe ng mga fully vaccinated individuals ayon sa inilabas na bagong guidelines ng IATF. Makakalabas na rin ng bahay ang mga fully vaccinated na senior citizens, pero para lamang yan sa mga lugar na nasa GCQ at MGCQ. Kailangan dala rin ang vaccination card or certificate of quarantine completion, lalo na kung plano mag-out of town o yung tinatawag na interzonal movement. Hindi na rin itinuturing na close contact ang mga fully vaccinated individuals kung mahigit sa 7 araw ang exposure at wala naman siyang sintomas. Pero kung magpositibo ang isang bakunado, kailangan sundin ang kasalukuyang isolation and quarantine protocols. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for truth. Sa kasagsagan ng pandemya, karamihan sa mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs ang nagsara. Ano-ano nga ba ang mga suportang kanilang natatanggap para muling makabangon muli? Lalo na yung mga kababaihang nagpapatakbo ng mga negosyo. Narito ang report ni Amiel Ordonez. The worst thing happened is we close all our businesses, all operations are stopped. Po many times, umiiyak na ako, nasa-stress na ako, napapagod na ako, hindi ko na alam gagawin. Sa pagharap ng bansa sa pandemya, kasabay nito ang paglagapak ng ating ekonomiya. At ang lubos na naapektuhan ay ang micro, small, and medium enterprises o MSME. Pero matindi rin daw ang dagok sa ating mga kababaihang negosyante, lalo na't apektado ang kanilang physical and mental health. Kasama pa ang dagdag na obligasyon at responsibilidad dahil sa sitwasyon. Pero paano nga bang ipinaglalaban ng ating mga negosyanteng kababaihan ang kanilang mga negosyo sa gitna ng pandemya? Direktor sa isang real estate company, si Gladie Grace. 2019, nag-resign sa trabaho at bumuo ng real estate firm na H&G Realty kasama ang asawa. Bukod sa kanilang ipon, ibinenta rin nila ang kanilang property sa Taguig at ito ang ginamit na puhunan sa negosyo. Kasunod nito, naitayo nila ang Mr. Hines The Laundry Cafe at ang pangarap na parlor na pinangalanan niyang Gladie Grace Salon. Pero dahil sa pandemya, isa-isa rin itong ipinasara. There's no income at all, as in zero. But the rentals are still continuing. And of course, yung mga staff kailangan din to support. No income, but all expenses nandyan. Kasi di ba we have our laundry shop with cafe then. So, e-close nga si laundry, di ba? So, tinransfer namin lahat ng materials namin. We put up a small kiosk sa village. Then, nag-deliver din kami online. Nagbebenta kami ng french fries, ng milk tea. We offered it sa mga kapitbahay namin. Ang ipinalit na negosyo, kumita ng 3,000 hanggang 5,000 piso kada araw
o humigit kumulang 120,000 sa loob ng ilang buwang lockdown. Sumideline na rin siya ng laundry pickup and delivery sa loob din ng kanilang village. Yun yung nag-sustain sa amin during that pandemic. And it's very helpful. And nakakatuwa rin, we help din yung neighbors, yung neighborhood. Kasi hindi, as in literal na hindi sila lumalabas. They're texting us na they're happy, na we're there. Even though nagsara yung mga businesses and ano, we take it as a parang opportunity to take rest for a while. It's hard, pero there's joy kasi more time din with family. Bago pa ang pandemya, sinusubukan na ni Angel Quijano ang paggawa ng freshly squeezed juices para sa kanyang fiancé na may autoimmune disease na lupus. Hanggang sa dumami na ang nagpapagawa ng juice sa kanya, bumuo na rin siya ng team para opisyal na itong maging negosyo, ang Arete Lifestyle Philippines. Well, how we survived is that we looked at the people. We did not just sell juice. We sold what the people needed. They were telling us, can you please make a juice that is garlic-based kasi it's a natural antibiotic. Can I order this kind of juice to be delivered now or ASAP? Simply because I feel like I'm PUI or corona positive. Mga flavors po ng juice namin is actually quite self-explanatory. We have Energize, obviously for energy. Skin Bloom, pampaganda. Weight loss, pangpapayat. O diba ho? Keto, para sa mga nagki-keto. You don't even have to explain so much more than that. And then we have our celery because that's our first juice. Napanalo po yan sa mga may autoimmune, acid, GERD, any issues like that. Ang juicery business ni Angel, patok ngayong may pandemya. Libo-libong juice bottles lang naman ang kanilang napoproduce kada buwan dahil mataas ang demand ng mga kliyente. You have to have a very healthy and happy work environment, especially in a pandemic where everyone's down. You need to help yourself first before you help others. Which means kami pong mga magpa-partners and of course yung mga team po namin, we juice, we take the essential shots, we rest. As long as you're 101% sure that you are safe, you are healthy, you are tested, and you have all safety protocols in, the next thing to do is to make sure na lalakasan lang po natin loob natin. Sa unang taon ng kanyang juice business na nominate at unanimously voted ito bilang the best raw cold press juices in the Philippines ng Q Asia Awards at nabigyan ng Seal of Excellence ng Best Choice Awards. At mula rito, sunod-sunod na rin ang naging pagkilala sa kanyang mga produkto. Para sa grupong United Nations Women, hindi madaling magtaguyod at magpatuloy ng negosyo sa gitna ng pandemya, lalo na sa mga kababaihan. Malaki yung epekto at negatibong epekto ng pandemya sa mga kababaihan. And sa usapin ng mga MSME owners, ang implikasyon niyan ay nabawasan yung oras na kailangan nila at ginugugol nila para sa kanilang mga negosyo dahil they needed to add extra time to support family members. Lumalabas sa kanilang pag-aaral na karamihan sa mga kababaihan ang nagsasabing apektado ang kanilang mental and physical health at well-being dahil sa stress at anxiety ngayong pandemya. Majority ng kanilang respondents nagsabing ang ilan sa dahilan kung bakit apektado ang kanilang negosyo ay dahil sa difficulty in product distribution and service offering, increased responsibility, and unpaid care duties. Kaya naman para masuportahan at makabangon ang mga negosyanteng kababaihan, kailangan daw nila ng access to information, reskilling for other employment at business opportunities, access to finance gaya ng grants and loans with flexible terms, ICT-related facilities para makapag-work from home, at physical and mental health support programs. Kaya naman ang United Nations bumuo ng policy recommendations para sa mga may MSME. Ang isang nakikita namin napaka-crucial, ang isang information hub na nahandyan ang network para sa source for capitalization or source for grant and loan. Nandyan ang network para sa sources mo ng information, knowledge exchange, at saka iba't ibang platforms. Yung green technology and yung adoption ng green technology para hindi lang itong pandemyang ito ang ating maitawid kung hindi maihanda na rin natin ang ating mga sarili, ang ating mga negosyo sa kung ano pa yung kailangan nating harapin at kung ano pa yung mga kailangan nating dugo ng issue. Kailangang i-highlight sa usapin ng policy ang kahalagahan
ng sex disaggregated or gender disaggregated data para mas magkaroon tayo ng tamang guidance at impormasyon pagdating sa i-adapt nating mga programa. Ang mga rekomendasyong ito makatutulong sa mga kababaihang negosyante, lalo na't malaki ang papel na ginagampanan ng mga MSME sa ating ekonomiya. 90 or more than 90% ng establishmento sa Pilipinas ay MSMEs. Ngayon, dahil doon sa pandemya, dahil nagsara yung mga negosyante, walang negosyong bukas. Tapos walang trabaho ang mga tao. Pag walang trabaho ang mga tao, walang pambili. Pag walang pambili, walang consumption. Consumption is one of the components of the economy. Ang numero uno talaga na makakatulong sa kanila is yung safe reopening ng economy. So dito talaga kaya sinulong namin na magkaroon na ng vaccination, magsimula na ng vaccination ng A4, yung economic sectors. Kasi itong nakikita naming solusyon, no? Para mag-build ang confidence at the same time na ina-address mo yung problema ng COVID. May recovery na tayo ngayong taon, bagamat hindi pa natin masasabing ito yung recovery na gusto natin. Kasi malayo pa tayo doon sa performance natin bago nag-2020. So, ang tanong doon is how will the economy perform now that meron na tayong traction towards managing the pandemic. So, 2021 will be, I think, a test case. At para masuportahan ang mga negosyanteng nasa MSME, ang unang ginawa is yung tinatawag namin regulatory relief. Huwag mo nang patawan ng penalties, no, and interest, pati yung mga may pagkakautang sa banko. Yun naman para matulungan sila na mag-shift, no, sa digital way of doing things. Nag-offer ng maraming mga seminars, webinars for free, no? Tapos meron tayong mga yung tinatawag na mentoring, business mentoring, and then of course yung financial assistance. Patuloy na paggawa ng iba't ibang research, pagmamonitor ng sitwasyon, pagsusulong ng adoption ng iba't ibang technology, the support for digitization and the use of technology so that everyone could really be future ready. We need to keep going and keep trusting. Life is uncertain. Life, businesses are uncertain right now. Kailangan mo talaga lumaban yun. Eventually, makikita mo na magiging nandun pa rin yung victory. Definitely number one, keep the faith. Number two, this is only a challenge that we will all overcome together. Number three, pag nang panghihinaan, remember you are not alone. So paglabas po natin ng pandemya na to, sarap sabihin that we survived. Sa panahong nasa krisis ang bansa, walang susuko at tuloy lang ang laban sa pagpapalago ng negosyo. Ako si Emil Ordonez, I stand for truth. Umakyat na sa 52 ang bilang ng namatay sa pagbagsak ng C-130 ng Philippine Air Force sa Patikol, Sulu. 49 sa mga namatay ay sundalo, habang 3 ang sibilyan. For the record, mga ka-Stand for Truth, ano ang mga tagpo bago tuloy ang bumagsak ang C-130 aircraft ng ating militar? It took off from Villamor Air Base in Pasay City. It first landed in Cagayan de Oro, particularly in Lumbia Airport, to bring the party and other personnel who are part of that trip. After that mission to Lumbia, its next mission is to bring troops to 11 Infantry Division in Sulu. And when the aircraft landed in Sulu at around 11:45, this unfortunate incident happened. The manifest contains 96 names. Makikita pa ang pag-rescue sa ilang sakay ng aircraft. Dinalagad sa ospital ang mga sugatan pero ang ilang pumanaw hindi na nakilala dahil sa tindi ng sunog. Ayon sa Philippine Air Force modelo noong 1960 hanggang 1970 ang bumagsak na C-130. Gayunman, siniguro ng Air Force na nasa mabuti itong kondisyon. Ito naman po may mga kinagawa tayong mga life extensions to all of these things and with rigorous maintenance on our aircraft, sa lahat po ng aircraft natin.
Mula January 2021, hindi bababa sa 3 eroplano ng AFP ang bumagsak. Noong January 16, 7 ang patay sa pagbagsak ng isang Huey helicopter ng AFP sa Malaybalay City, Bukidnon. At itong June 23, bumagsak sa mabundok na bahagi ng Capas Tarlac ang moderno at bagong biling Black Hawk helicopter ng Air Force. 6 ang patay sa insidente. Sabi naman ng Malacanang, matindi ang kalungkutan ng Pangulo sa nangyaring pagbagsak ng C-130 sa Sulu. Matinding kalungkutan lamang dahil napakataas na po ng numero ng mga nasawi. Malungkot ito mga pangyayaring ito, but rather than deterring us, we will proceed full speed ahead, no? In modernizing the armed forces within our limited resources, dahil alam naman natin na we need a viable armed forces to defend particularly our territorial sovereignty. Kung kayo ang tatanungin, mga ka-Stand for Truth, ano ang dapat gawin ng gobyerno para matiyak na ligtas ang mga sasakyang panghimpapawid ng AFP kasunod ng pagbagsak ng C-130 sa Sulu? Narito naman ang sagot ng ilan natin mga ka-Stand for Truth. And that's all for today, mga KSFT. Don't forget to like and follow Stand for Truth GMA Facebook page for the latest updates. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for Truth.